Malihog, Tindo. Maraming salamat. Thank you, Gob. Sa iyong pagpakilala, maraming salamat. Upo. Pag hindi kayo nakaupo, hindi ko pwedeng habaan yung aking speech ng gusto. At ang ating mayor, kanya, mabuti at nakapagpunta kami rito. Alam nyo, mula nung dumating ang balita na bago ng Pasko, na patuloy na yung na nagkakabaha, ay gusto na namin makapunta. Ngunit yung ayaw ng mga piloto. In fact, yung galing kami sa Osamis, lilipad din kami doon sa flood hit area. Hindi na nakalipad yung helicopter dahil masyadong mababang ulap. Kaya it was our first chance. Ako'y nandito upang tignan nangyari at kung ano yung mga kailangan gawin. At tiyakin na yung mga nawala sa tahanan, mga evacuee, ay nasa inyo lahat ng inyong pangangailangan. At siyempre, pagka may ganito, pagka may disaster na ganito, nakasalba namin lahat yung mga na-stranded, dadali natin sa evacuation center. Bago yun, may pre-evacuation. Pero ito talaga, biglaan eh. Biglaan ito, walang masyadong warning na ibigay sa atin. Dahil mukhang ganyan ngayon ang panahon. Kuminsan, hindi naman uulan. Bigla na lang magkakaroon ng malaking ulan. Kaya't ganyan ang nangyari sa ating ngayon. Kaya't medyo nabigla tayo. Ngunit, nakapag-respond kaagad ang LGU. Siyempre, ang first responder lagi is the LGUs are the ones that are our frontliners. At the very start ng isang disaster, talaga silang una ninyong makikita. At sumunod na dyan, siyempre, inukuha lahat ng mga na hindi pa na na-evacuate. Ito na yung evacuation, yung pagsuporta sa inyo. Kaya tinitiyak namin na lahat kayo na hindi pa makauwi sa inyong mga tahanan at nandito pa sa mga evacuation center ay nasusuportahan. Meron kayong tinutulugan. At sa lalong madaling panahon, gagawin namin yung mga partially damaged. Kasi pag tinitignan namin yung mga report, meron yan, meron yung completely damaged, meron naman yung partially damaged. Yung mga partially damaged, pag pwede nang balikan, magdadala rin kami ng rebuilding material para naman maayos ninyo yung mga bahay. Yung mga completely destroyed na bahay, ay pwede pang magpagawa ng bago o idadali na namin sa resettlement center kung saan meron bibigay ang National Housing Authority na magbibigay ng pagkakataon para makatira doon sa ating mga resettlement areas. Kaya patuloy namin na habang nandito pa kayo, we will make sure na kayo ay lahat ng pangangailangan ninyo ay nakukuha ninyo. Andiyan ang ating mga magigiting na DSWD workers. Wala nang Pasko itong mga ito. Hindi na nagpasko itong mga ito dahil nga inaalalayan kayong lahat. Kaya't patuloy ang kanilang trabaho. Hindi sila alis na hanggat lahat kayo, unang-una hanggat lahat kayo ay makauwi sa inyong mga kamag-anak, yung iba makabalik na sa inyong mga bahay. Hanggat nang umabot tayo sa ganung sitwasyon, ay hindi pa aalis ang pamahalaan dito at patuloy ang magiging tulong na ibibigay. Kaya nandito kami para mag-witness, makasiguro na maayos ang ating pag-distribute ng ating pagkain kung hindi yung mga ibang pangangailangan din. Kaya ako'y mabuti naman at nabigyan ng pagkakataon para makita ko, makilala ko kayong lahat at makita ko kung ano ang inyong ano talagang sitwasyon. Naiba yung nasa report, ibang-iba talaga pag nakarating ka at makita mo ng sarili mo kung ano ba talagang naging problema. Kaya pinilit ko na makarating dito. Hindi ko naman nakalain na 16 years pala ang asahan ninyo yun. Anyway, etong ating mga kabataang barangay, ba't ang daming kabataan doon pa lang sa landingan namin? Sinalubog na kami ng mga KB. Pero alam niyo ang bagong kahulugan ng KB ngayon, sabi ni Senator Aimee pa rin, nagtatanggap pa rin. Sabi ni Boss Aimee, sabi katandaan barangay na tayong lahat. Anyway, I'm sure
Kaya't nandito mga KB na yan, hindi na ang KB, sa training ng KB, habang buhay yan, magandang makita sila rito hanggang ngayon. Ilang taon na ito, 30 taon na, 40 taon na ito, eh, sila patuloy pa rin ang serbisyo. Yan din ang inyong gobyerno, ganyan din ang inyong pamahalan. Patuloy lang ang aming pag-monitor sa inyo at pagtiyak na kayo ay secure, kayo naman ay kahit papano nabibigyan ng tulong at ginagawa namin lahat upang makauwi na kayo at mabalik na kayo sa inyong mga tahanan at makabalik na kayo sa inyong mga trabaho. Basta leader natin ay huminahon ng konti at pagbigyan tayo ng konti at kami ay susuporta para makabalik na sa normal. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na salubong at maraming salamat sa lahat ng inyong naging tulong sa nakaraan. At ito naman, dito naman sa Butuan, dito kami dapat pupunta noon. Hindi doon sa Usamis, doon kami sa Usamis na naiwan. Pero at least ngayon, nabigyan na ako ng pagkakataon. Kaya maraming salamat sa inyong salubong at asahan po ninyo na inyong pamahalaan dito at binabantayan kayo at tinitiyak na kayo ay nagiging nababalik na sa normal na inyong buhay. Maraming salamat. Tanghali po sa inyong lahat.